Hello everyone, it's me, Mommy Faye, and welcome back to my YouTube channel! So, kung bago ka dito sa aking channel, thank you so much for watching. At kung nagustuhan mo naman po, please like and share. And also, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. Okay, so finally, nakakuha na naman tayo ng tiyempo para makapag-upload ng another video. And for today's video, gusto ko lang po sanang ipaalam sa inyo kung napapansin nyo po sa mga iba ko pang videos, may nakikita na po kayong mga ads. So, I'm happy to announce that our YouTube channel, Mommy Faye Ablasa, si Baby Aizen yun, pag naririnig ko yung tumatawang baby. Nag-start na siyang maghuni-huni ba? Ganun. So, gusto ko lang po na ipaalam sa inyo na monetize na po ang ating channel na Mommy Faye Ablasa. Yay! So, okay. So, monetize na po. Paulit-ulit, no? Monetize na. Kung napapansin nyo may mga ads na, please don't skip ads. Alam mo na yan, di ba? Gusto ko yon. Gusto mo yon. Sige, huwag kang magpatalo, anak. Halika dito. Magbablog din daw si Baby Aizen. So, yun na nga po. Monetize po ang ating YouTube channel. So, na-monetize po yung YouTube channel ko noong September 3. Na-reach ko po yung requirements ni YouTube channel na 4,000 watch hours and 1,000 subscribers noong September 1. Kung hindi ako nagkakamali, September 1 po yun. Na-reach ko siya and then in-apply ko siya. And then, yun nga po, na-monetize na yung channel natin and na-approve na po siya ni YouTube team noong September 3. So, actually, yung 4K watch hours, na-receive ko siya or na-achieve ko siya noong March pa lang, bago mag-lockdown, nag 4,000 watch hours na siya. Medyo nahirapan lang ako sa subscribers kasi nung nag-upload po ako ng aking yung birth vlog ko, dun po nagsitaasan or dun po tumaas yung aking watch hours. And then, September 1, nasa 9,000 na po yung watch hours ko. So, dun pa lang po naging 1,000 yung subscribers ko. Medyo mabagal yung subscribers kasi nung nag-upload ako ng birth vlog ko, actually mga 1 month, talagang tumataas yung subscribers ko. And then nahinto siya, bumagal siya. And then hanggang sa inabot na tayo ng September 1, doon ko na-achieve yung 1,000 subscribers ko. So, mag-background lang tayo or mag-storytelling lang tayo kung paano ako nag-umpisa sa YouTube channel. Or sa YouTube. So, nag-start ako, actually, November 1, 2018. O, diba? Ang ganda ng anniversary natin. November 1. So, yun po. Na-influence ako ng tita ko sa Canada. Kasi, nagpapaturo siya kung paano siya magkilay. Kasi hindi sila marunong magkilay eh. Alam mo naman, ang mga lahi namin, natural beauty lang. So, pulbos lang. And konting lipstick, okay na, on the go na sila. So, hindi sila ganun ka runong sa pagmi-makeup. So, ako kasi, nung dalaga pa po ako, sumasalak po ako sa mga different pageants. So, dun po ako natuto kung paano mag-ayos, paano mag-makeup. Yan. And then, nagpapaturo sila sa akin kung paano magkilay. Siguro napapansin nila yung kilay ko, medyo plakadong-plakado, diba? Yun nga, eh, malayo sila, nasa Canada sila. So, paano ko ma-share o paano ko matuturo sa kanila kung paano magkilay kung malayo sila. So, yun, sabi ng tita ko, maggawa daw ako ng video na paano magkilay. So, natagalan yun na sa pag-upload. Kasi sabi ko, parang time-consuming, mahirap mag-edit. So, before, bago po ko pinasok yung YouTube world, nagme-makeup na po ako. Hindi, sumali na rin ako sa isang pa-contest, sa isang cosmetic company.
Yan. And sa kasawi ang palad, hindi po tayo manalo-nalo. Actually, 2 years na akong sumasali doon, pero wala talaga, day. Oo, wala talaga. Nga. Okay, so, yun, marami kasing, magagaling. Nag-start ako actually sa Facebook, mag-upload ng mga iba't iba kong makeup. Iba't ibang version ng makeup. Yung natapos na po yung contest, wala na akong mapaglibangan. Nasa bahay lang ako noon, tapos wala akong work. Nag-resign kasi ako, char. So wala akong work noon, sabi ko nga, why not gawa ako ng paano ako magkilay. And then i-upload ko, and then itatag ko yung mga tita ko sa Canada para makita nila. So yun, nag-upload po ako. Yun yung first video ko, yung kung paano ako magkilay. So nung una, medyo na gandahan ako sa feedback kasi may mga nagko-comments na maganda. Tapos sunod-sunod yung views. Tapos tumigil siya sa 900 views. O diba, sa clap, 900 views. Ang gandun lang yung views ko. Nung so paano ako magkilay. So yun, medyo tinamad. Na discouraged, na ano ba yan, bakit ganito, ganyan, paano ko kikita, kung ganito lang yung views ko. So, mali pala yun. Pag pinasok mo ang YouTube, dapat, ang ano mo is, parang hobby mo lang siya, katuwaan, dapat hindi mo iniisip yung paano kakikita. Kasi pag inisip mo yung paano kakikita, madidismaya ka lang. Kasi, so umpisa talaga, sino ba manonood ng first video mo? Eh, hindi ka naman artista, diba? So, umpisa, medyo struggle talaga siya. Tapos, konti lang yung manonood. Siguro, bilang lang sa mga daliri natin kung sino yung manonood talaga. Ayun. So, yun. Nag-upload ako. Then, sinundan ko ng iba't ibang videos. And then, noong una, medyo nahiya-hiya pa ako magsalita nun kasi hindi pa ako sanay na sa harap ng camera. I mean, sanay ako humarap sa tao kasi nag-host ako before. Pero sa camera, medyo na-weirdohan ako kasi camera kausap ko. Walang interaction baga sa isang tao. Ganun. So, medyo nahihiya. Kung mapapansin nyo, kung mapapanood nyo yung mga previous video ko, medyo nahihiya pa ako nun. Hindi pa all out na eto ako. YouTuber na ako, hindi ganun. So, ayun, hanggang sa nag-stop na ako kasi parang wala namang nangyayari doon sa video ko eh. Di nag-apply na lang ako ng bagong work. Pero, bala ko pa rin namang pasukin ulit or ituloy pa yung YouTube video ko. Sabi ko, sige na, mag-work na lang muna ako. Para, kasi mahirap naman mag-video-video ka ng, kasi ang bala ko talaga nun, ang content ko ay pag-makeup. Kasi yun yung hobby ko. So, nasundan siya din ng mga DIY na related sa pagpapaganda. So, yun, nung mga sumunod na mga videos, nadismaya nga po ako kasi maliit lang talaga yung views ko, tapos ilan lang yung mga subscribers ko. Then, nagtrabaho na ako. Tapos, minsan, kapag may time, mag-upload ako ng video. Pero, hindi ganun ka-consistent. So, ito lang po sa mga baguhan, ha. Huwag niyo akong tutularan. Kailangan ma-encourage kayo na mag-upload ng videos hanggang sa makakaya nyo. And isa sa mga tips na ibibigay ko sa inyo, siguro itry nyo lahat ng video na kaya nyong i-post. Basta, siya ni YouTube, tawag dito, nasa rules and regulations ni YouTube yung video mo. Try mo lang ng try, pwedeng DIY o kaya mga daily vlogs. Ayun, so yun nga, yung time na nabuntis ako, sabi ko, i-document ko nga ito. So, dinocument ko yung mga, hindi naman ganun ka-document talaga na araw-araw nag-upload ako. Meron ako isang video na gender reveal. So, yun nga, nag-umpisa sa gender reveal hanggang sa, actually, may mga gusto pa akong i-upload nun, kaya lang medyo busy nga lang po. Tsaka, tinatamad din ako. So, yun, number one, huwag kang tatamarin. Kasi pag tinamad ka, wala. Upload ka lang ng upload kung anong maisip mong content. Kung DIY yan or mga daily vlogs. Ayan, upload lang. Kahit walang manonood sa inyo, go lang ng go. Kasi eventually or pagdating ng panahon,
pag nakilala na, ako yung sinasabi ko, hindi pa naman ako, hindi ako ganun, hindi pa ako kilala, pero darating yung panahon na maghahakot din ng views yung mga videos mo. Okay, so nasundan siya. So mula makeup, nasundan siya ng pagbabuntis or gender reveal. Tapos, ano pa ba yun? Kailangan natin makakita. So, nasundan siya ng pagpa-prank, kung paano mag-induce ng labor, all about motherhood, or pagbubuntis, yung pregnancy journey ko hanggang sa panganganak ko. So, ito na nga po, yung birth vlog ko. Yun po yung naghakot ng views ko. Hindi ako makapaniwala nun kasi, sige, i-upload ko to. Pero hindi ako makapaniwala na maghahakot siya ng views. Actually, ngayon, kachicheck ko lang, nasa 203,000 na siya. So, yun. So, nagkaroon ako ng idea na, ibig sabihin, kung 203,000 yung views ko, maraming nanonood na maaaring manganak, diba? So, dun nag-start yung pag-upload ko ng mga iba't ibang content na may kinalaman sa pagiging nanay and yun nga po, ang DIY. So, and then, sinundan ko siya ng... Ano ba sinundan ko? Sinundan ko siya mga daily vlogs noong quarantine. Kasi noong quarantine, wala talaga akong magawa dito dahil. Kasi talagang... Kami-kami lang dito. Kasi bawal di ba lumabas nung time na yun. So, yun. Sinundan ko siya ng mga daily routine, night routine ng baby. And then, hanggang sa yung trending na how to make dalgona Milo. Tinry din namin yun. And then, sa mga unboxing ng mga relief goods. Basta try lang ng try. Upload na upload ko ano maisipan mong content. And then, nag-DIY face shield din ako. Which is, naghakot din ng views siya. So, ngayon, kacheck ko lang, it's 4,800. Hindi ganun kalaki. Katulad dun sa birth vlog ko. Pero, malaki na yung para sa pagkatumaas na ng 1,000. Then, sinundan siya ng paano ko magpaligo ng baby. So, yun. Nasa 2,200 na yung paano ko magpaligo ng baby. Actually, ngayon, hindi ko pa alam kung ano itatawag ko sa inyo, sa mga subscribers ko. Sa mga subscribers ko, kung meron kayong idea or suggestion, please comment down below kung anong gusto nyong itawag ko sa inyo. O, diba? So, kung Mars... Die yung pangatan ng die. And, moms, yung mga ganun. So, yun. Ang tips ko lang, kapag ka mag-upload po kayo ng video, syempre, samahan nyo ng quality. Limbawa, yung talagang sinesearch po siya ng mga tao, yung lalo na yung mga DIY, yung napapanahong DIY po yung napansin ko na naghahakot talaga ng views. And then, syempre, wag po tayong tatama rin kaka-upload or wag tayong tatama rin mag-isip kung anong content ang i-upload natin. So ako, marami akong naiisip talaga. Marami akong naiisip na i-upload na content. Kaso nga lang, at wala, hindi ko ma-arrange yung time ko or lalo na may baby ako, hindi ko ma-manage yung time ko sa pag-aalaga, sa bahay, magbablog. Magbablog lang ako pag time na si daddy ay walang pasok. Yun. Kasi siya mag-aalaga kay baby Aisin. So, yun. Nagkakaroon ako ng time. Katulad ngayon, nandito si daddy. So, makapag-vlog ako ngayon. So, pasensya na po kung medyo natatagalan yung pag upload ko ng panibagong video. Pero, I make sure na mag-upload po talaga ako ng video. So, yun po. Sana magkaroon po ng time or ma-arrange ko ng tama yung oras ko para makapag upload ng video. Huwag nyo kagad aasahan na ay kikita kagad ako. Huwag ganun. Based from my experience, madidismay ka lang. Lalo na kung medyo mababa lang yung views mo, subs mo. And ito nga pala sa pag-subs. Actually, gusto ko itry yung mga sub to sub. Ayan. So, sabi ko sa sarili ko, pag nag-sub to sub ako, tapos yung kasub ko is hindi naman din ganun ka-relate sa ginagawa kong video,
hindi rin siya manonood ng video ko. So, yun po, sabi ko, sige, hintayin ko na nga lang maging 1K without sub-to-sub procedure. Kasi, tapos na de-detect pa yan ni YouTube kapag ka nagko-comment ka sa ibang videos na hug-to-hug, sub-to-sub. So, mahirap yun, baka mamaya pagdating ng time na i-re-review na ni YouTube yung channel mo, eh ma-denied ka o ma-disapprove ka. Hindi ako sure kung isa yun sa mga dahilan para ma-disapprove, pero mas mabuti na yung nag-iingat. Next tip is, kailangan mong i-hug or yakapin na talagang YouTuber ka na. So, paano yakapin ang pagiging YouTuber? I-share mo sa mga social media accounts mo na, hey, nag-YouTube ako, nag-video ako sa aking YouTube, meron akong bagong video sa YouTube channel. Yung, kumbaga, alam dapat ng mga friends, family mo na, ay, si Mami Faye vlogger na, mga ganon. Kasi, para sila, magsusubscribe kayo. Parang nilalako mo lang din. Parang business, parang ganon. Parang merong kang binibenta para panoorin yung video mo. So, ganon. And then, syempre, ako, ang sasabihin ko po sa inyo, hindi ko pa talaga nayayakap ng pagiging vlogger. Kasi, kapag nayakap mo na yung pagiging vlogger, hindi ka na mahihiya sa labas na maghawak ng camera at magsalita-salita doon habang may mga nakasalubong kang mga tao. So, hindi ko pa siya talaga na-try ko na siya before, pero nandun yung nahihiya pa ako. So, sana darating yung time na malakas na yung loob ko na magsalita sa camera habang naglalakad, yung mga ganun. So, nahihiya pa ako sa mga ganung eksena. So, ayun, kailangan lakasan lang talaga ng loob. Tsaka, dapat mahal mo yung ginagawa mo. Ibig sabihin, hindi ka napipilitan, hindi ka na, ano na, masaya ka sa ginagawa mo habang nagsasalita ka. At syempre, isa pa sa mga tips is, iwasan yung magiging boring na video. So, hindi ko alam kung nagiging boring ako sa video ko. Pero, kailangan, ako kasi, kapag nanonood ako ng ibang video, kapag medyo matamlay yung nanonood, parang nawawalan ako ng gana. So, hindi ko sure kung ako eh, masigla ako. Please comment down below kung kailangan ko pa itaas yung energy ko or tama na to. So, yun, kailangan, syempre, hindi naiinip yung mga viewers natin. And then, kailangan may katuturan yung mga sinasabi mo sa camera. So, kung wala namang katuturan, kailangan naaaliw sila. Kailangan na i-entertain yung mga viewers mo. And then, ako kasi gusto ko na i-entertain. And then, at the same time, nasi-share ko yung experience ko. So, kailangan ganun tayo mga moms, mars. So far, yung pa lang naman po ang tips ko. Iko-comment down below ko or ilalagay ko sa inbox kung ano pa yung mga naiisip kong tips para ma-achieve ang 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. So, wag po kayong mag-alala. Mag-update po ako sa inyo. And then, gusto ko lang po sana magpasalamat sa mga subscribers ko. Sa mga subscribers ko na hindi ko talaga totally kilala o hindi ko personally nakita. Personally, nakita. Parang ano na, redundant. So, hindi ko lang nakita talaga or nakadaupang palad. Napakalalim no, nakadaupang palad. Maraming salamat po sa tiwala na binigay nyo sa aking channel. And sana po maibigay ko po sa inyo yung expectations nyo. So, yun. Maraming salamat po sa tulong nyo. And then, darating yung time na ako naman po ay makakatulong din po sa inyo. So, ayun. Feeling ko, malapit na yun, Char. So, alam ko po darating yung time na maibabalik ko po sa inyo kung ano yung binigay nyo sa aking tiwala. So, yun lang po. Check natin kung ilang subscribers na ako as of this time. So, as of October 5, Monday, ang aking subscribers ay nasa 1,080 na. Medyo mabagal ang pag-akyat simula nung September 3 kasi nga hindi ako ganun nag-upload, pero sana
si Pagi na ako mag-upload ulit. So, yun, maraming salamat po sa inyong lahat. Lalo na yung mga... Ay, isa pa palang tips sa mga newly YouTube vlogger or YouTuber is kapag may nagko-comment po sa inyo, nagtatanong, re-replyan nyo po. Ibig sabihin, interested ka sa kanila, diba? Re-replyan po ninyo na, ng mga simpleng thank you po for watching, napanood nyo po yung aking video, tapos kung may katanungan sila, sagutin nyo. Doon, parang makakapag-engage ka ng trust between sa viewers mo and sa'yo. Yun yung mahalaga doon, yung merong trust yung subscribers mo sa channel mo. So, yun po. Huwag tayo maging suplada. So, kailangan sinasagot natin kung ano yung mga kinuha. Hanggang sa abot ng ating makakaya. Kasi baka mamaya, nasa 1 million na ang nagko-comment sa inyo. Siyempre, gusto mo mag-comment ng updated. Pero, may time na talagang matatagalan ang pag-reply. So, yun lang po ang masasabi ko sa mga subscribers ko na nagko-comment sa aking mga videos. Masasagot ko, marereplyan ko po kayo, pero hindi yung agad-agad kasi syempre may mga ginagawa pa po ako, and then ayun, pero promise ko po sa inyo na marereplyan ko po kayo kung may mga katanungan kayo about sa pagbubuntis, sa panganganak, sa kung ano man. So, yun, sisikapin ko pong mareplyan yung inyong comment. Okay, so magpaalam na po tayo mga moms. Moms Mars, ayan. Magpapaalam na po ako sa inyo, and thank you so much from the bottom of my heart. Maraming salamat po sa inyo. And then, of course, isa lang po ang aking mahihiling, please do not skip ads. Ayan po. Kung may makikita kayong ads, please do not skip, lalo na ngayong pandemic. Ayan. So, kapag ka naka-swerte-swerte naman tayo sa ating buhay, syempre, i-share naman natin yung blessings natin pagdating ng panahon. So, promise ko po yan sa inyo. So, yun lang po, and maraming salamat, and have a good night. It's 8:20 na in the evening, and nangungulit na si Kuya kasi gusto pa niya mag-vlog kami yung Try Not to Laugh. So, pagbibigyan ko na si Kuya. So, yun po, maraming salamat, and see you on my next video, and bye! Yes!